guys! Good morning! So, panibagong araw, panibagong pag-asa na naman ang binigay sa atin ni Lord, o diba? So, dahil Monday ngayon, gigising na naman tayo ng maaga dahil nanay tayo. At bilang nanay tayo, kailangan natin gumalaw-galaw, o diba? Dahil mayroon tayong estudyante. So, bago tayo bumangon, is makipagkulitan muna tayo dito. Tapos tingnan niyo naman si Ate, ang sarap ng tulog, o diba? Gisingin. Anje? Wake up na. Mag-school pa ikaw. Morning. So wala talagang kahirap-hirap gisingin to si Ate MJ nyo, guys. Everyday excited kasi itong pumunta sa school dahil may snacks, o diba? So lumabas na din kami para makapagpahinga na yung eyes niya kasi maliligo na siya. So ayan, napaliguan ko na. So after ko naman siya mapaliguan, so binihisan ko na siya agad. Tapos ayan, tinali ko lang yung buhok niya. So mas nagaganahan ako magtali ng buhok niya ngayon, guys, kasi hindi na ako nahihirapan kasi short hair na siya. At saka naging healthy na din yung hair niya. Di tulad dati. So mataas yung buhok niya dati, guys, kaso lang parang hindi na siya healthy kasi yung sa dulo nagiging blondy na siya. At saka tutubo din naman tong buhok niya. So pagkatapos naman nun is ayan, so papakainin ko na din si Ate MJ. So marunong na siyang magsubo, guys, kaso nga lang kung siya magsusubo every morning, baka abutin tayo ng isang oras bago siya matapos kumain, o diba? So ayan, sinusubuan ko na lang siya, dalawa sila ni CJ para mabilis din matapos. So pag Monday kasi kailangan early kasi meron silang flag ceremony, o diba? So ayan, so binilisan na din namin yan kasi baka malate na siya kasi meron nga silang flag raising ceremony. Tapos ayan, so siya na din aayos ng snacks niya, guys. So nilalagay ko na lang siya sa baonan niya para hindi na din siya mahirapan. Hindi na din mahirapan teacher niya sa kaka-open, o diba? Kasi trending yung sa TikTok yung maraming kids na nagpapa-open ng snacks nila every recess time. So hindi na natin bibigyan si teacher ng trabaho kasi nahirapan na si teacher sa dami-dami nila, o diba? So ayan, pagkatapos naman nun is hinatid na namin si Ate MJ. So yes, hinahatid ko si Ate MJ, guys. Masama pa rin ako kay Daddy sa paghatid sa kanya. Wala lang, gusto ko lang masubaybayan yung pagpasok niya araw-araw. So ayan, so marunong na siya, guys. Pag alam niya nang gagawin niya pagkapasok niya sa gate, syempre nagsispray ng alcohol yung guard dito. Tapos nag-check din sila ng temperature kasi para malaman kung may lagnat o wala yung bata. So pagkatapos naman namin siyang ihatid is umuwi na kagad kami para kumain. At saka naggayak na din ako kasi nga aalis ako, guys. Pupunta ako ng BIR. So panoorin nyo na lang yung guys, vlog kung bakit ako pumunta ng BIR. So kasama ko si CJ nang pumunta kami dito sa BIR, guys. May inasikaso lang ako. So ayan, nag-vlog din naman ako, guys, kung bakit ako pumunta dito. Tapos pagka-uwi namin, natulog lang si CJ ng sandali. Tapos ayan, magsusundo na naman kami kay Ate MJ. O diba, sama-sama talaga yung bujinggit na yan. Tapos ayan na si Ate MJ nyo, nasundo na namin. So pagkatapos naman nun is, syempre, nananghalian na din kami kasi tanghali na nga, syempre. Gutom na din, kaya kumain na kami. So ito na talaga yung daily routine ko, guys, araw-araw. So maghahatid ng estudyante, tapos magsusunod ng estudyante, pagdating ng bahay, magbabantay ng bata. So buhay ng isang nanay, guys, is nasa bahay lang talaga. Kaya salute doon sa mga nanay na kinakaya talaga. So wag niyo i-underestimate yung mga nanay na nasa bahay lang. Dahil kahit nasa bahay lang kami, is kaya naming gumawa ng hanggang limang trabaho ng sabay-sabay, o diba? So salute sa ating mga nanay. So laban lang tayo. Yun lang. Salamat.